Hi, kumusta po? Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel. Si Janang po ito at your service. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang breastfeeding kasi gusto po nating i-promote bilang isang nurse, nurse by profession, gusto po nating i-promote sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga moms, mga new mom, mga working mom, i-promote ang breastfeeding. Alam naman nating lahat na talagang ang breastfeeding ay beneficial sa mga babies po natin. So, quick ano lang to. Actually, maraming talagang benefits ito, pero bigyan lang natin yung mga common. Sa mother, sa atin, sa financially, nakakatulong ito sa atin kasi wala kang gagastosin. Libreng-libre. Wala kang bibilhing mga bote, sterilizer, nipple, wala kang bibilhing ganon. At saka hindi ka mag-exert ng effort na, I mean, yung hindi ka mapapagod sa pagtitimpla ng mga gatas. So, readily available na kapag gutom ang bata, breastfeed ka kaagad is okay na. Pangalawa, nakakatulong sa mother ito sa pag-prevent ng bleeding at saka pag-prevent ng postpartum depression. Kasi usually, lalong-lalo na sa mga bagong mommy, nagkakaroon sila ng postpartum depression na feeling nila, ang pangit-pangit nila, feeling nila, ang dami lang problema sa buhay. Ganun talaga kapag pag first time mom ka, minsan nakakapag-isip ka ng hindi maganda. So, pag nagbo-breastfeed ka, nagkakaroon ka ng magandang self-esteem, nagkakaroon ka ng bonding with your baby, feel na feel mo na mother ka na, nagkakaroon ka ng happy thoughts. Kasi habang nagbo-breastfeed ka, nakikita mo yung baby mo, alam mo yon, may bonding talaga kayo ng baby mo. And sabi pa nga nila, yung mga iba, sa akin, hindi effective sa akin, pero karamihan sa mga iba, nakakapayat. Kapag nagbo-breastfeed ka, pumapayat sila. Sa akin kasi, medyo tabain po tayo, so hindi effective sa akin. At saka, nagsisilbi ito na contraceptive, hindi rin effective sa akin. Pero hindi, sa mga iba, effective sa kanila. Naging contraception nila yon kapag nagbo-breastfeed. And then sa baby, kasi sa pagtatrabaho sa neonatal ICU, binibigyan namin talaga first feed, lalong-lalo na sa mga small babies, mga preterm, kulang sa buwan. Breast milk. Importante po yun. Bakit? Ang breast milk kasi madali siyang madigest. Ang baby kasi, ang bituka ng baby, hindi ganun ka perfect. So, syempre, nagde-develop pa yan. So, kapag yung breast milk kasi ng mommy, punong-puno, magandang, magaan lang siya, punong-puno ng antibodies, ng mga nutrients, tamang temperature, sakto lang siya. So, okay sa tiyan, kumbaga, magaan sa tiyan. Nakakatulong siya sa pag-prevent ng kung ano-anong problema sa tiyan, ng gases, ganun. So, breast milk talaga binibigay natin sa mga babies, lalong-lalo na sa umpisa ng feeding, whether ito ay small, preterm or full term. And isa pa, nablangko tayo. Ayun. Ano nga ba yun? See, I forgot. Ang breast milk, nakakapag-promote ito ng, or nakaka-prevent ito ng chances ng diabetes at saka obesity sa paglaki ng bata. Nakakapagbigay din ito na nakakatulong to sa development ng buong yung pagkataon ng baby emotionally,
mentally, physical development. Nakaka-prevent ito ng mga infection o mga mga bacterial infection o kaya viral infection sa baby. Napansin ko kasi sa mga pasyente namin, no, kasi minsan madalas or minsan nawawalang milk ang mga mothers, lalong-lalo na sa mga first timer at saka yung mga kulang sa buwan. Wala silang milk. So, minsan nagbibigay kami ng formula. At kapag nagbigay ka ng formula, nagkakaroon sila ng vomiting, nagkakaroon sila ng lumalaki ang tiyan, nagkakaproblema sa tiyan. So, kasi yung milk, formula milk, ano kasi yun? Mabigat yung consistency. Tapos, syempre, ano lang ba ang ano na yun? Diba? Artificial yun eh. Hindi yun breast milk eh. So, iba ang composition niya. Kahit na sabihin mong puno yun ng nutrients, iba pa rin ang composition nun sa mother's milk. So, nagkakaroon sila, nagkakasakit yung mga babies. Yun ang mga na-observe ko. Kaya talagang pinupromote namin ang breastfeeding talaga. Or kung sakaling hindi pa pwedeng i-breastfeed, eh, pwede po silang mag-pump, mag-pump, then i-store sa freezer tsaka sa fridge. So, ayun. Eto nga, ayun, gusto po namin talagang i-promote. Marami pa, kung tutuusin, marami pa talagang mga benefits ng mga ng breastfeeding. Aside from bonding at saka mga nutrients na makukuha nito, kung makikita nyo sa mga hindi mo talaga ma-enumerate ang dami, pero eto nga, eto ang pinaka-common talaga na napansin natin. So I hope na sa mga moms, kahit working kayo, sana i-try nyo pa rin na i-provide yung milk ninyo kahit na through, pwede na rin kahit through bottle, pero pag nasa bahay kayo, make sure na i-breastfeed nyo, and then kapag may trabaho, mag-imbak kayo sa freezer at saka sa ref, and then ipabigay nyo sa caregiver ng baby na breast milk talaga. Para sa ganun, sigurado tayo na maayos ang baby natin at least for 2 years. At saka, alam nyo ba na nakakatalino din talaga ang breast milk? Yun ang